Okay mga bro, welcome back po sa ating YouTube channel at salamat sa Panginoon at meron na naman tayong pagkakataon upang mag-overhaul ng makina from Cabanatuan City. Ayan mga bro, si kabro Morris Marie, yan, shoutout sa kanya po itong motor at iniwan na lang po niya dito dahil may trabaho po siya. Okay, so ito pong kanyang motor, ayan, ilang beses na din daw na overhaul ito. Kaya lang, nung dinala niya dito, nung kinikick ko is napakagaspang ng kick niya. Habang ibinababa mo yung kanyang kick, is mararamdaman mo talagang napakagaspang. Kaya nung nabaklas namin, ayan, bumungad nga sa amin yung kanyang kick starter gear. Ayan, so itong hawak kong kick starter gear assembly, yan, kick shaft assembly mga bro, ay in-order ko online. Yan, galing parts out mga kabro. So, sariwang sariwa. So, salamat po sa ating kabro na pinagkuhanan. So bali ito yung ating stack na nakalagay. Kung makikita nyo, pinalitan nila ng gear na pang 125 or pang 150cc. Ayan, kick gear na pang 125 or 150cc ito mga bro. Kung mapapansin nyo is napakaliliit ng kanyang mga ngipin. Ayan, so ito yung nilagay nila. Pagpaparisin natin sa pang TMX 155 is napakalayo ng agwat. Yung pang 155 is malalaki yung mga gear mga kabro. Ayan. So bali yung ikinapit nila, pino ang ngipin niya, pino ang gear. So dapat pag nagpalit ka ng kick gear, magpapalit ka din ng idle gear na dalawa or pinion gear. Dahil mag-aasawa yung mga yan, partner dapat yan, magkakalapat sa mga ngipin. Ganito yung nilagay nila kaya napakagaspang nung aking sinisipa nung bago namin baklasin mga bro. So ito yung ating in order. Ayan, so maraming salamat sa pinagkuhanan natin dito dahil napakakinis pa at napakasariwa. Ayan. Okay, so ito na yung ikakabit natin mga bro sa kanyang motor. Ayan. So nagpalit din tayo mga bro ng dalawang sigunyal bearing. So, yung mga pyesa nito mga bro, ay dala-dala na rin ng ating customer. Yan, itong sigunyal bearing ay hindi na brand. So, dala-dala na rin niya yan. At yung connecting rod goods naman, tapos yung timing gear, pinapalitan na rin natin. Dala na rin ni kabro yan, yung timing gear na yan. Yan, papakita ko sa inyo yan mamaya mga bro, kung ano yung andar ng timing gear na yan. Dahil duda ko sa timing gear na na-order ni kabro sa online. So, itong main shaft pala mga bro, nagpalit din tayo ng kanyang primera. So, yung primera ay nakafix na yan dun sa mismong axle ng main shaft. Yan, kung makikita nyo yung kanyang gear sa primera, ayan, itong tinuturo ko, itong maliit na yan. So, yan, nakafix yan sa may axle. Kaya lang ang problema nito, sabi ni kabro, is napakaugong kapag nag-premiere siya. Tapos pag nag-segunda, nawawala na. So, ibig sabihin, itong gear niya, nung nakita ko, is puro, ayan, rib-rib na mga bro. So, gamit na rin mga bro. So, dahil itong motor niya ay 2000 model na contact point de platino yung kanyang model. Yan, papalitan na rin natin yung main shaft at yung isang gear. Yan, yung kapartner ng primera. Okay? Yan, so isasalpak na natin to at bubuin na rin natin mga bro. Tapos, may dala-dala ring transmission gear si kabro. So, bali ito yung ipapalit pala natin na one, main shaft. Yan, kung makikita nyo yung gear niya, mas makinis kaysa dun sa stack niya. Okay? So, ayan. Bale, nagpalit din tayo ng mga gears dahil may dala-dala rin siyang mga transmission. Ayan. So, ito yung ipinalit natin. Okay. So, galing din parts out yan, mga bro. Primera. Yan yung issue niya. Napakaugong. Okay. So, ito din yung mga transmission na dala-dala ni kabro. Yan mga yan. Yung mga magagandang gear ay inilipat natin doon sa kanyang motor. Yan. Para mas smooth yung kanyang takbo. Okay. So, inilipat namin tercera maging yung kanyang primera. Yan. Segunda. Yan. Pinalitan din natin mga bro.
Ang bibigyan nating pansin dito ay yung timing gear, ma bro. Dahil nagkabit na rin ako dati ng ganito na galing online, is napakaingay. Ayan, check natin mamaya. Okay, so kung makikita nyo mga kabro, ay binabaklas ko na ulit itong kanyang cylinder head at yung kanyang cylinder block. Dahil, pasensya na kayo, hindi ko na i-video yung under niya nung nabuo namin yung makina dahil yan, nakalimutan ko. Pero yung video nung under niya, naipasa ko kay kabro Morris Marie, yung may-ari po ng motor na to. Naipasa ko sa kanya yung video ng under is talaga namang napakaingay. So, yun ang pinagsuspechan ko kagad yung kanyang timing gear na nabili sa online. Kasi yung nabibili kong timing gear sa dito sa Paniki, ipinagkumpara ko mga kabro yung timing gear na nabibili ko dito sa Paniki at yung kanyang nabili sa online is napakalayo. Nung unang kita ko pa lang mga kabro nung nabili niyang timing gear sa online, nakita ko kagad yung texture niya is napakagaspang mga bro. Tapos, nung meron akong timing gear na nabili nung customer ko, ay ipinagkumpara ko, ipinakita ko sa kanya mga bro yung may-ari ng motor na to. At yung kanyang nabiling gear ay napakagaspang. Yan, pati yung bushing doon sa cam lobe niya, yung tanso mga bro, ay napakagaspang. Hindi kagaya nung nabili kong timing gear na pang Skygo dito sa bayan ng Paniki. Yan, ipapakita ko sa inyo mamaya mga bro yung pagkakaiba nila. Ayan, baklasin na muna natin tong stator. Yan, para matanggal natin yung timing gear at yung cam gear. Okay, tanggalin na muna natin tong stator niya mga bro. Ayan, so natanggal na natin yung stator. Yan, ugutin na natin tong cam gear pin mga kabro. At para may paikita ko sa inyo mga bro yung timing gear na nabili niya sa online. Okay, so advice ko lang sa inyo mga bro, kung bibili kayo ng timing gear, mas mabuting bumili na lang kayo mismo doon sa mga nagtitinda ng pyesa. Kesa sa online ay hindi nyo ma-check ng personal yung item. Kasi kapag may tama yan or magaspang, ay madodoble gastos lang kayo. Okay, so ito na yung timing gear mga bro. Ayan, kung sa personal nito makikita nyo is napakagaspang ng kanyang mga gear. Yan, tapos itong bushing sa may cam lobe, yung tanso is napakagaspang din mga bro. Papakita ko sa inyo, pagkukumpara ko sa inyo mga bro, yung timing gear na nabili niya sa online at yung nabibili kong timing gear dito sa Paniki. Ayan, so tatanggalin din natin yung maliit na gear sa may sigunyal. Okay, ito na yung timing gear. Ayan. So, ito yung tinanggal natin na timing gear niya. Kung makikita nyo, napakagaspang ng kanyang gear. Siyempre, zoom natin para makita natin ng malapitan. Ayan. Okay, so dapat marunong kayong kumilatis. Ayan, napakagaspang talaga mga bro. So kapag pinapaikot ko dito, yan, parang may sumasabit. Yan, may sumasabit at magaspang talaga mga bro. Yan, tagalin lang natin yung sinulid. Yan, magaspang yung ikot. So ito yung suspecha ko kung bakit napakaingay. Yan, ito yung box niya. Yan, yan ang box galing online. At titignan natin yung box nung nabili kong timing gear dito sa Paniki. Yan, kung titignan nyo, yung Skygo sa taas at logo ng Skygo, magkaiba. Ayan. Yung logo pa lang ng online na timing gear at yung mismong tinda dito sa Paniki ay iba. Tapos, itong nabili niya sa online, walang number ng gears. Ayan. Papakita ko sa inyo yung laman, yung mismong timing gear. Ayan. Pinapakita ko ito sa inyo mga bro para maging aware kayo kapag bumibili kayo ng timing gear. Okay? So, baka mamaya sabihin nyo, bago naman na yung timing gear, ba't napakaingay pa rin? Yun palang nabili nyong timing gear is factory defect. Ayan, so ito yung nabili kong gear dito sa Paniki.
Yan. Napakakinis mga bro. Maging yung kanyang tanso sa Kamloob. Yan. So ito yung timing gear na nabili niya sa online. Yan. Makikita naman ang pagkakaiba nila. Itong hawak ko sa kaliwa ay napakakinis at yung nabili niya sa online ay napakagaspang. Itsura pa lang ay talagang napakalayo na. Okay. So ayan yung pagkakaiba nila mga bro. Yan. Maging aware tayo sa mga nabibili online. Mas makakasiguro ka kung makikita mo mismo ng personal yung pyesa, lalo na is pangloob ng makina yan. Okay, so ikabit na natin to mga bro, itong timing gear na nabili natin dito sa Paniki. Yan. Ilagay na muna natin yung maliit na gear. So ipapakita ko din sa inyo yung timing gear na to. Yan, ang number niya is, hindi ko napansin mga bro. Ilagay na natin at ipagkukumpara din natin dun sa nabili niya sa online. Yan, napakakinis. Is Kaigo brand. The best quality, mura na, matibay pa. Okay, so ito yung dati niya mga bro. Oh, makikita nyo ang pagkakaiba niya. Mas makinis at mas magintab yung... Yan. Yung tinuturo kong yan. Tapos, yung dati, yung nabili niya sa online, ipagkukumpara natin. Yan, napakagaspang talaga. Okay. Tapos, yung sukat pa nitong nabili niya sa online is mas payat. Ayan. Okay, bahala na po kayong humusga kung sino ang mas makinis dyan mga bro. Kitang-kita nyo naman, itsura pa lang. Okay. Mas malapad yung nabibili ko mismo sa dito sa Paniki. At yung sa online is medyo mapayat. Okay, ilagay na natin to. Ilagay na natin yung timing gear. Bagong lahat, langisan muna natin. Okay. So habang nilalagay ko to mga bro, ilalagay na natin yung bagong timing gear ulit. So na doble gastos si ka bro. Ayan, pasensya na. Okay, so habang kinakabit natin to ay mag-shoutout muna tayo mga bro sa ating mga kabro. Shoutout kay John Michael Mayor. Shoutout din kay John John Draper. Ganon din kay Alan Burero. Yan, maraming salamat kabro at kay John Kabutahe from Rosales, Pangasinan at GT Hunter. Ganon din kay Jeff Pirilidagan. At kay Gabriel Jaisen. Shoutout din kay Patrick Joshua from Mayantok, Tarlac. Ganon din kay RJ Ryan Ramos from Kamiling, Tarlac. At kay Jefferson Inson. Yan, shoutout ka bro. Ganon din kay Leo Santoyo. At syempre kay Rainiel Austria. Maraming salamat mga bro. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy na suporta at panonood ng aking pong mga video. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At ito po yung timing gear. Nalagay na natin yung ating cam gear pin. Konting pukpok na lang mga bro. Yan. Okay. Oop. Okay na yan mga bro. Ipesto lang natin ng maayos at pwede na nating ilagay yung ating stator coil. Yan, syempre langisan na muna natin yan para may pampadulas mamaya kapag pinaandar natin. Okay. Ayan mga bro, nailagay na natin yung timing gear na nabili natin. Yan, papakita ko lang sa inyo yung kanyang timing mark. Excuse me po. Yan, yung dalawang bilog na yan mga bro, dapat magkatapat. Para maganda yung timing ng ating motor. Okay. So ayan, ipakita ko na lang sa inyo mamaya mga bro. Kapag nabuo na natin yung makina at ite-testing na natin panda rin kung nawala na yung maingay sa kanyang makina. 2 very boring minutes later. Okay, so papanda rin na natin mga bro. Yan, ito po ay 2000 model di Platino na converted na sa CDI. Okay, so ayan, kung maririnig nyo ay medyo may maingay pa sa kanyang bandang panggilid. Dahil yung kanyang panggilid ay napakaluwang na yung kanyang clutch housing.
At kapag pinapatakbo natin ito ay merong halinghing. Yan. So yun na lang ang papapalitan nung may-ari kapag nagka-budget siya ulit. Dahil napagastos din siya dito sa kanyang motor na to. Yan. So far so good. Tahimik na yung makina niya. At yung panggilid na lang ang kanyang problema. So mahalinghing yung kanyang panggilid. Ang papalitan niya dito ay clutch housing assembly, drive gear at oil pump gear. Yan, para totoong smooth na yung kanyang takbo at wala nang halinghing. Yan, from Cabanatuan City, maraming salamat ka bro Morris Marie, ang may-ari ng motor na to. Yan, agandang patakbuhin ng motor na to mga bro, dahil na road test ko din at na testing ko. Yan. So dito mga bro, nakapisil din ako sa kanyang clutch. Tapos kapag binibitawan natin is meron pang umaalog sa bandang panggilid. So yun yung kanyang clutch housing. Yan. So sa susunod, yan, papapalitan na lang ng ating kabro. Papakita ko sa inyo sa bandang clutch side. Yan. Pag pinipisil ko yung kanyang clutch. Yan. Pag pinipisil ko, tumatahimik. Tapos pag binibitawan ko is kumakalog yung kanyang housing. So yun pa yung kanyang papalitan. Yan. Okay. So far so good. Wala na yung maingay. Wala na yung parang kuliglig na andar ng kanyang motor. Yan. Okay. So maraming salamat mga bro sa inyong panunod. Ayan. So hanggang dito na lang yung ating video. At napatahimik naman natin yung kanyang makina. Yan. Pera lang dito sa kanyang panggilid. Kapag umaarangkada ay may halinghing. Yan. Okay, so maraming salamat mga bro sa inyong panonood at huwag niyong kalimutang i-click yung ating subscribe button at i-click yung ating notification bell para updated po kayo sa ating mga video na i-upload. Yan, maraming salamat. Hanggang sa muli, pagpalain po kayo ng Panginoon.